Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ate Loyla Bindulo, good evening. Hello. Hello. Magandang gabi po. Yes, good evening, te. May tanong po ako. Pag ba, like, for example, naghihiram ka ng, actually, I'm not sure if this is like a spiritual warfare. Pag nanghiram kasi ako last Monday ng sasakyan, ba ako nagda-drive. Well, kinuha ko yung dinadrive ko yung sasakyan, bigla na lang may bumangga sa akin ng motor, ba kasi ang lakas ng ulan kasi noon eh. So actually it was a hit and run. Pero sabi naman ng mga ay-ari kasi yung dent, ba, yung bangga, hindi naman masyadong malaki. So, kinabukasan, nagda-drive ako ulit. Kasi na-habit ko na, kapag nagda-drive ako, nagro-rosary, nagdi-divine mercy, tapos piniplayback ko yung mga ano niya dito sa Punto per Punto. So, all of a sudden, pangalawang araw na kasi yon, in less than 24 hours, all of a sudden, nasa stop light ako, kahit naka-neutral, naka-handbrake, bigla na namang may bumangga sa akin sa likod. Eh, yung naisip ko, parang ayaw ng sasakyan nito sa akin eh. Kasi, hindi ko naman alam kung paano, anong gagawin ko. Kasi, alam ko na hindi ako pwede na mag, kung ano anong gagawin ko dun sa sasakyan, like, ipipray ko, or deliverance ko kasi hindi naman sa akin. Pero para talagang may nag-i-invite sa akin na accident. So ano kaya yun, part ba yun sa sa attack or something? Brother Tata Rosal? Siguro, magandang gabi. Siguro, baka na involved yun ng occultism, na paduguan yung sasakyan. Yun ang dahilan na mag-react yung full angel na ka-attach sa naturang sasakyan pag na-involved yun ng occultism. So, isa yun sa mga epekto. Mag-react, nagpe-pray po kayo at mag-react yung dahil bandits yung sasakyan. Pero yun lang, pero mas maganda siguro, itanong mo sa may-ari na para ma-process, baka napaduguan yan. Actually, kaibigan ko talaga yung may-ari. Personally, alam ko yung nangyari sa sasakyan na yun. For almost 2 years na yun na impound ba doon sa like sa may sa bilangguan, ba kasi parang may sabit sa drugs. So 2 years no, walang nakagamit kasi nga proof of evidence. Nung nakalabas na yung yung boyfriend niya, yun, ginagamit na nila. Hindi ko naman alam na ganun pa lang, para kung ako naman nagda-drive sa sasakyan sa own sasakyan, hindi naman ganun, I did not even feel na nanginginig nung pinangga ako. Talagang inaano ko, sinusubok ako ba? Yun yung nangyari. For 2 years kasi siyang nabakante. Is it possible ba na meron talaga yan? Patata? So, mga speculation lang yan natin yan.
Pero mas maganda siguro i-trace natin, i-diagnose natin yung may-ari. Dahil yung sabi mo, na-involve ng droga, sabihin na sa state of mortal sin siya, at saka katekisim na lang na kung pwede mag ano siya, general confession. Katolik po ba siya? Yes po. Then active po siya nga Katolik. Parang ang exact term is lukewarm. Parang nominal. Yes. Kasi inaano ko, pinagsabihan ko ng maayos para hindi naman magalit sa akin. Sabi ko, dapat ganito yung gawin mo. Yes, yes. Ang sasabihin lang, yes, yes, yes. Then, malalaman ko na nagsisimba siya na Sunday. Pero hindi kasi siya nakikinig sa mga ano ko sa mga advice ko. Kasi marami na kasi akong every day, like in a day for my 8-hour job, I spend the whole day like listening to Punto Por Punto or ni Doc Dino teaching, all teachings na talagang nakakaano sa akin while working. Kasi ginagawa ko na ngang radyo tong yung Punto Por Punto in my office. So, marami na rin akong nalalaman dito. Ako naman, on my part, kasi sabi, sharing it. Whatever I learn, I share it to them. Sige, yun yung ginagawa ko. But problema lang kasi, hindi mo naman kasi mapipilit. Ina-advise ko yung mga gano'n. Kaya sinabi ko, parang lukewarm. Siya na lang. Baka yun isa sa mga problema pag involved siya sa occultism. Hindi yun basta-basta maniniwala. So dapat bigyan po ng anong naalaman mo sa about occultism dito sa Punto Po Punto. Isishare mo at bigyan mo siya ng kung pwede ngayong ipipil mo. Yeah, hindi na lang. Atensyon, lalong-lalong sa Holy Rosary. Then I'm sure na yung naturang sasakyan ay yon ang isa sa mga kapatid natin na hindi nila alam na occultism pala yun. Pag consecrate pala yun ng demonyo yung pagpadugo, hindi nila alam. Sa kadalasan, yun ang nasusunod na tradisyon na magpadugo, hindi nila alam. So, yun na lang siguro. Dahil hindi yun sarili mong sasakyan, ang pag-advise na lang mo sa kanya, patungo sa nalaman mo dito sa punto-punto ano ang dapat gawin. Okay. So, lesson learned doon po, hindi na lang ako maghihiram. Yun. Sige na lang. Next question po. Kasi, 18 years na kaming like married ng husband ko. So, talagang wala kaming na anak ba? Hindi ko naman nakalay na ganun. So, we went through a process of like nagpapaano kami sa DSWD, like we plan to have an adoption. So last year na finish na namin yung may orientation kasi may seminar for 4 Sundays. So after na finish ko kasi sa kaka parinig ko dito, hindi naman kasi madali yung magpalaki ng bata. Okay lang naman sa husband ko na mag-adopt. The problem is ang line of work niya kasi biyahe-biyahe kay sa construction pag may project doon talagang palaging bumabiyahe. Then ako naman may 8-hour job. If kasi sabi ko sa husband ko na pag nag-adapt tayo niya, wala ka, then I also have an 8-hour job. So what do you think will happen to the child adopted kasi yan? So I'm pretty sure na unwanted yan na child. So, medyo nagka-anuhan kami. Hindi naman totally na nag-aaway. Parang tinrap na lang namin, hindi na lang tayo mag-adapt. So, was it correct ba na sinabi ko sa kanya na I don't think that is right? Is ang bata na i-adapt natin, unwanted yan eh, tapos wala ka. Ako lang dito, tapos magtatrabaho pa ako. Parang ano kaya ang mangyayari sa bata? Feeling insecure na yon pag yun yung sitwasyon. Kasi hindi naman kasi pwedeng i-secret yan na adopted yung bata. Yan po ang question ko. What Roger, is that, ang alam ko lang, pag batay sa mga guidelines ng mga sa DSWD, pag mag-adopt kayo ng bata, may mga guidelines na kailangan na
bigyan niyo muna, bigyan ng time ng bata sa lahat ng ano, pagkakataon, sa lahat ng basta yung mga moral values, ano pa, ano kailangan ng bata, bigyan niyo ng time. Pero yun ang nalaman ko lang pa, isa sa mga requirements na mag-adapt kayo ng bata sa mga DSWD. Pero yung business niyo na wala kayong time dahil sa trabaho, yun ang problema, o i-approve ba yun ng DSWD? Bata, oh, di ba? Bata. Opo. Oh. What if wag na lang ituloy kung ganyan pala na si Mr. ay aalis-alis tapos si Mrs. naman ay mayroon din trabaho, so yun nga mangyari sa bata, ang bata ang ano maghihirap niyan kasi dito daw na unwanted. What if wag na lang ituloy ang adoption? Yun na lang, dahil I'm sure na hindi yun, yun ang sitwasyon nila, hindi yun ni ano, hindi yun ipahintulot ng DSWD kung yun ang sitwasyon nila, mag-adapt at saka so kawawa yung bata eh. Na, kawawa kawawa yung bata. Oo. Pero may ano, nagpa-check up na kayo po sa sis? Yes, actually then, wala. Nagkasala na kami. Dito ko lang nalaman na wrong pala, sinful pala yung IVF, pero late ko na nalaman kaya inano na namin at kinumpisal na namin. Dahil may kasama kami dito, kilala man siguro ni Brother Jando, bila isang safety dito, Mr. and Mrs. 5 taon na sila nasa kasal. Pero wala sila binigyan ng anak. At saka nagpa-check up sila ng doktor, wala namang problema. Ang advice ko na lang na ipipray ninyo, intention sa Berhen sa Kuta, Brother Jando. Uh-huh. Kilala mo si Brad Bert Morillo? Ay, oh, kilala ko yun. Oh, nagtaka po ako dahil yung bago siya nakamag-attend sa Mr. and Mrs. Then ilang beses na na-klase, nag-attend sila, magdala pa sila ng snack eh. Nagtanong ko sa kanila, mabuti po kayo brother na kayong dalawa si Mrs. nung nakaka-attend. Sino po ba ang nag-ano sa inyong ano ba sa ano, nagsaan yung mga anak? Nagbantay. So, wala. Oo, oh, bantay. Walang bato, walang, wala po kami anak, brother. Mga, ilang taon na, mga 5 years na. Nagpa-check up na po kayo. Pa-check na, wala nang problema sa amin. Bakit hindi pagbigyan ng anak? So, yun, nag-advise ko nga punta kayo ng Berhen sa Kuta namin dito. Ito ano, intention na magkaanak kayo. Yun. Bigla lang, na nagbuntis ang kaniyang asawa at siya na po ang nag ano sa kan sa Panginoon na tama na dahil 1 year lang ang gap, eh, 4 man siguro yung anak niya, puro lalaki. Ah, ayun. Oh, kaapat. Oh, 1 year lang ang gap. Siya nagreklamo na tama na Lord, tama na. So, walang imposible sa Diyos pag ating ano, kung walang problema sa bawat isa sa inyo, mas baga na humingi kayo. I-try ninyo. Intercession ni Mama Mary. Sabi ni Nieves Francisco, oy, dalawa na tayo. Okay na ba yun, te? Yes, okay na. Thank you. Okay, thank you sa'yo, Ate Loyla. Ito lang ang programang ito. Okay, Ate Heart, good evening sa'yo. Good evening po. Hello, good evening sa'yo, te. Sa loob ng punto por punto, sa live at sa YouTube. Ito lang po, diretso na po, agenda yung tanong ko. Kasi narinig ko kanina sa'yo na magkakasala tayo ng sacrilegious pag yung mga blessed na na sacramentals ibinta po natin. Oh, pati sakramento. Yes po. Tapos ayun kanina po, kasi naka hisgot ba? Naka yung pamangkin ko kasi diyan dati sa Bohol nag-aaral. Tapos ay umuwi na po ng Negros yung pamangkin ko. Ngayon po, tawag doon.
ay diyan siya nang dati nag ano po siya nag-attend po siya dang kay Father Darwin kasi malapit lang po sila diyan nung na, hindi pa na po napalipat si Father Darwin nang nagsisimba po kasi siya diyan eh. Tapos ngayon, yung bibili siya na siya ng ano po, na bumili siya ng ay ano ng may nagbinta daw po ng ano ng Benedictine medal. May nagbinta daw po ng Benedictine medal, sabi daw blessed na pina-bless binless daw ni Father Darwin kasi marami pong tao hindi po siya nakapag-bless. Kaya yung meron daw nagbinta doon ng Benedictine ipa-bless kay Father Darwin yung Benedictine medal tapos bininta po. Tapos yung nakabili po yung pamangkin ko. Ay, sabi naku. Siya, nakabili po siya. Yun po. Tapos, yung sabi po niya, bro, dyan do, ano, yung nagsiserve po sa church, tapos yung anak po niya sa Kristan pa. Sabi ko, bawal yan, ging. Lagi na sinasabi ni, ano, ni dito sa punto por punto, nila ni Father, na hindi pwede ibinta yung mga blessed na ng mga sacramental, tsaka sa, ano. Yun. Sabi ko, baka hindi siya, baka sabi ko, kaya i-inform ko lang po dito. Kasi doon sa Bohol eh. Kaya mga nagbibinta po dyan na ano, na alam na nila na sino nagbibenta sa Bohol, te? Sino nagbibenta sa Bohol? Hindi ko po na at natanong nung doon po dati si Father Darwin nag-ano sa, hindi po daw po siya nalipat. Kasi doon yung nag-aaral yung pamangkin ko eh. Kasi yun, sa Loon. Doon dati. Sa Loon. Oo, siguro. Oo. Oo. Tapos sa Kristal pa daw po yung anak. Tapos yun, nagbinta siya ng ahon. Binintahan daw siya. Nakabili po siya. Tapos ngayon po, yung binili niya po, nawala. Kasi po parang, kasi dati po, bro Jando, ano po siya eh. Yung, nung high school pa siya, lagi po siyang ano, yung sinasapian. Oo. Sinasapian po kasi yun. Yung school na ano, yung mga, may sinasapian ng mga estudyante na ano, nung last 2020 at, 2021, ganun. Tapos sabi ko, baka yung ano, tapos hanggang ngayon po, bro, dyan, yung pamangkin ko, ano, parang di ko alam so, kung open siguro yung tele. Tapos nakakapit siya. Ng, so, ang ano, tanong, so ang tanong mo, te, so ang tanong mo dun, te, kasi yung mahaba, Anong tanong mo dun, te? Okay. Ayun nga, yun po, bawal, di ba, bawal yung, ano, yung magbinta ng, ano, oo, ng, bawal mga, yun, oo. Oo. Oh, bawal 'yon. Yun lang po yung ano. Oo, yun lang po yung inform ko. At oh. Isa pa po, ito lang po bigado. Yun lang po. Tapos ito yung pwede lang po pa na ano na ipag-i-pray intention yung ibang sekta na kasi magkaroon ng kagawa doon po sa amin. Tapos sabi po, tulungan daw po siya na ano na parang ipag-pray ba na ano kasi tatakbo siya tapos kasi pero ibang sikta po siya four square po siya okay lang po ba na ano yung tayo ay ano lang po siya ipisali sa prayer intention. Okay, Brother Tata Rosal, tama ba daw na isali sa prayer intention yung mga protestante na tatakbo sa kandidatura? Kung may kinalaman ba yung ano natin. Yes, siya ang nag-request. Opo, yung friend ko po, yung bayan ko po, hindi na tulong. Ibig sabihin, naniwala siya sa prayer natin. Yung bayan ko po, bro, tata, is ano, Catholic. Bali, yung friend niya po na magraran, ayun, nagpapatulong po siya na i-ano daw po siya, i-isali sa ano. So, yung napatutulong yung tumatakbo, siya po ang nagpersonal na willing siya na magpapray sa inyo. Hindi po. Yung payaw ko po, friend niya po yung maglaran ng pagkakagawa. Lagi, ang nag-request yung hindi siya, hindi yung payaw tumakbo. Po. Hindi po, oo. Bayaw mo po. So, mas maganda siguro. Pero pwede naman, pero mas maganda yung nag-request yung tatakbo. True channel yun eh. Okay lang. Hindi siya, ano po, ano? Yun lang, pwede naman eh. Pero personal lang, personal lang. Personal na. Okay. Pwede, tulungan na lang. Bro Jando. Aber Angel. Yes, yung kasalanan yung pagbenta ng ano, sin of simony. Simony. Ang sacrilege kasi, yun yung hindi ka karapat dapat tumanggap ng banal na hostya. Yung sacrilege yun. So, yung pagbebenta ng Canon Law 1380,
sinopsimony po yun. At actually, kung alam, although hindi naman niya alam, sister, hindi pa naman gano'ng ka-grave sin, no? Pero talagang grave sin yun, mortal sin yun. Sinopsimony, yun yung ano, yung pagbebenta ng mga blessed, no? Na kahit anong kahit anong religious items na na-bless na, mga holy water din, mga ano. Ano po yung kapatid, no? Sabi mo sa kanya, ano, mortal sin yun dapat, pero although hindi niya alam during that time, medyo baka excuse pa siya. Pero pakisabi na lang po, kapatid, ikumpisar niya po yun, malaking kasalanan po yun. Oo po, yung nakabili po yung pamangkin ko po, hindi po niya alam. Hindi naman niya alam na eh. Oo. Pero yung nagbibinta po, hindi ko lang po alam kasi yung father po yun doon po yun sa ano, sa loon. Siyempre siguro, aware po siguro sila na kung anong kasalan kasi sa nagse-serve sila sa simbahan tapos sa Kristan yung anak. Hindi ko lang alam kung alam din nila yung gano'n na kasalanan kasi nagbibinta sila. Pag hindi naman alam, pero no fault on your own naman, no? Wala silang full knowledge. So medyo pwede pang excuse yun, pero mas maganda sigurado tayo kung maano nyo, mortal sin yun. So, grave sin. Ang sabi rito, ano ba yung sinopsimony? Is a buying or selling any spiritual benefit? No, yung pagbebenta. Or offices, even your offices. Yung alimbawa, yung alam nyo po yung sinopsimony, isa pa, yung what is buying or offices? Ibig sabihin po nun, yung iba ginagawang, yung mga, may mga obispo na bigla sila ordain, no? Para lang magkaroon ng ano. So, mali din po yon yung ordain din na walang, ano, ng simbahan. So, that's buying of offices. So, yun po. Pakisabi na lang po, no? Nasa Biblia yon, nasa Gawa yon, chapter 8, verse 18 to 21. Nasa Biblia yon, kamo. So, Biblia at turo ng simbahan, sinopsimony yung bumibili, sabi niya buying or selling eh, no? Sa lahat ng mga nakikinig, nagbebenta ka or bumibili ka. So dalawa, yung nagbebenta na, halimbawa pinabless mo yung rosary mo, binenta mo, pinabless mo yung holy and exercise all, binenta mo, naku, grave sin yun. So, mga kapatid, no, babala po sa atin lahat yan. At ikaw ay bumili, ikaw ay nag-buy, no? Nagbumili ka, or you're selling, nagbebenta, they're both mortal sin, kapatid, no? Pero kung hindi alam, pwede pang excuse pa ng konti yun, no? So yun po, ikumpisal natin kung nakagawa tayo lahat doon, lahat ng nakikinig, kapatid. Yun po, Sister Heart. Okay, thank you po. Sabihin ko po sa pamangkin ko na mag-confess siya at saka mag-ano. Yes po. Salamat sa Diyos. Yun lang po. Angel, Bro Jando, Bro Tata, at sa lahat ulit, marami pong salamat. Yun lang po. God bless everyone. Okay, thank you kay Ate Heart, no? And then may tanong dito sa ano, sa comment section, kung meron ba daw ang Katoliko sa China at sa India. Ang sagot ay meron. Oh? Sabi dito, the 2010 Blue Book of Religions produced by the Institute of World Religions at the Chinese Academy of Social Sciences, a research institution directly under the State Council, estimated Catholics in China to number about 5.7 million. Ayan. So, mayroong 5.7 million Catholics sa China. How about sa India? There are over 20 million Catholics in India. Ayan ha. Sa India, merong over 20 million Catholics sa India at meron ding 5.7 million Catholics sa China. Yan ay sagot ko doon sa nagtanong na si Minor Solmiano. Then may tanong dito, pasagot ko to kay ano, kay Brother Angel. Ang sabi ay ganito. Hello, good morning, Brother Jando. Pwede magtanong. Kung mag-aayuno ang usa ka tao, anong buwan o araw ang pag-aayuno? At ilang araw mag-aayuno? At anong kailangan gawin o bawal na mga pagkain?
meron ba yang mga ora, ora na pagkain o pagdasal? Please answer me. Ayan. Brother Angel, magkisagot. Medyo may pagkabisaya yung isa, bro. Ano yung... Talagang bisaya siya, bro, kasi bisaya... Bisaya to eh. Translate mo yun. Yun na nga, tinansit ko na nga. Ano yun? Yung anong pwedeng kainin? Anong araw? Yung fasting? Hindi. Ang unang tanong niya, kung mag-aayuno ang isang tao, anong buwan siya mag-aayuno? Anong buwan? Ito muna, anong buwan? Anong buwan daw? Buwan? Hindi. Isa lang yan. Kasi ilang tanong nandito sa chat niya eh. So... ito muna ang tanong, anong buwan pwede mag-ayuno? Okay, sa turo ng simbahan po tayo, no? Biblically, no, kahit noon pa yung mga Hudyo noon, twice a week. Ngayon, ang church kasi naman, actually ginaan 'yan, no. Pinagaan 'yan. So, yung buwan lang ng ano po natin, no, yung Lenten season is yung Wednesday, Ash Wednesday and Good Friday, ayon sa turo ng simbahan, no? Yun talagang pag-aayuno, no? Which is talagang fasting yun, na ano ba yung oras noon, no? Yung 1 meal lang, nasa sayo naman, no? Kasi sabi sa Code of Canon Law, tandaan po natin, no? Yung Code of Canon Law 1249, ang nakalagay doon, the divine law, you can do fasting naman on your own way, kapatid, no? Walang ano yon, kumbaga kung gusto mong kada buwan, gusto mo nang twice a week, pwede. No, nasa sayo. Pero ang turo ng simbahan, Ash Wednesday po, pag-fasting talaga, at yung Good Friday, yung Biyernes Santo. Ngayon, yung kada every Friday, actually magaan siya, no? Magaan lang yung every Friday naman, that's not fasting. Ang tawag doon abstinence from meat, abstain. Ano ba ibig sabihin ng abstain sa Tagalog? Umiwas, no? So umiwas tayo sa mga siyempre pati nga yung ano doon hangga't maari, pati yung kahalay, pati yung sex daw sa mag-asawa, wag, no? Yung, at least abstain, no, from meat. At yung kasarapan during Friday, yun every Friday naman yun the whole year. Every Friday lang yun the whole year, no? So wala siyang specific na ano. Ang specific na tanong mo, anong buwan? Doon sa fasting, ang turo lang po na simbahan, Ash Wednesday and Good Friday, which is Biyernes Santo. Ngayon, kung gusto, maraming tao nagfa-fasting talaga sa mga ibang charismatic, sa dati kong charismatic, talagang twice ano, nagfa-fasting, Miyerkules Biyernes. Kada Miyerkules Biyernes talaga yun. Walang limit yun their whole life. No? Ako naman, nagfa-fasting, hindi siya abstinence. Ako talagang fasting siya pag Friday. So, you can do by your own way, pero may guidelines ang simbahan po, no? Yun ang sinasabing guidelines, and you can do much ano, no? Much medyo mas hard pa doon kung gusto mo. Pwede kang gawin mo twice na mag-fasting ka every Friday, imbis na abstinence lang, pwede kang mag-fasting. So, it's up to you po, pero yung guidelines ng simbahan yon. Wednesday at Good Friday. At yung every Friday, abstain from meat lang po. Yun po yung guidelines ng simbahan, kapatid. But the other, yung kung gusto mo ng ibang ano, mag-fasting, okay lang po yun. Salamat. Anong mga bawal at pwedeng kainin yan? Yes, you can do muli, no? You can do on your own way pa rin. Kung gusto mo, pag gusto mong fasting, anong araw. Guidelines ng simbahan, pag Ash Wednesday, pag fasting ng Ash Wednesday, pag Ash Wednesday po ng pag sa Ash Wednesday is at least wag po kakain, syempre walang meat, and at the same time kumain lang kayo at least kung kaya, no? Kung kaya po, one full meal lang yung Wednesday at Friday, no? One full meal, walang meat, kung kaya, no? So kung hindi naman kaya, light. Sabi nga konting-konti ang kain during that time. Wednesday and Biyernes Santo, konting-konting kain lang. What can you eat? Yun nga, mga ano lang, mga very light food lang po. Vegetables and fish lang po, kapatid. Okay, so very light. May
Meron ba daw yan pinipiling oras ng pagkain dyan? Well, yun nga yung yung exact time wala po siya nakalagay. Ang simbahan wala nakalagay. So, yung Ash Wednesday na fasting, halimbawa maliliit na ang gusto mo, wala naman oras yun kasi the whole day yun eh. No? Yun yung pinaka the whole day na Ash Wednesday, pwede ka, nasa sa'yo yung kahila ka kakain. No? So, usually ang ginagawa dyan, mga kapatid, yung gabi lang. Yan, para may guidelines lang. So may guidelines lang tayo is at least gabi ka lang mag full meal, no? Medyo kung kaya magtubig-tubig muna ng umaga o kaya breakfast lang and then that's it. And then gabi na ka na kumain pero puro light lang hangga't maaari kapatid. Okay, sabi dito, meron ba daw naka-assign na dasal para diyan? Ah, mga fasting prayer, you can search on the internet po, no? Actually, marami yan, no? Search mo sa internet mga tinatawag na fasting prayer kung gusto mo, no? Kasi, siyempre, the whole day yon. So, you can always pray, yung daily prayer nyo, and then you can search on the internet, marami pong fasting prayer, kapatid.